Huwag mo akong tulad sa'yo. Dahil ang utak mo nasa talampakan. Maswerte ka hindi ko nabasyo ng mga pulis. Dahil ang alam ko, kapag natutukan ka ng baril, uurong yung tatay mo. Baka gusto mo magkasubukan tayo, ha? Hindi ubra sa akin yung purda damo, Olivares. Sana naman sabihin ng doktor kung pwede na yung pangkulo. Sadali lang ako, ma'am. Dahil ang isang prinsipeng kanilang kapatid na puso ay hindi nakasama nang dumating sila sa palapas. Tay, dumalaw po kayo uli. Kumusta ka na? Mabuti na. Kumusta siya, nurse? Mabuti-buti naman ho. Daniel, maaga kaya ata. Wala man lakad. Hindi, dyan yung amo ko sa baba. Nagpaalam lang ako sandali. Mukhang ikaw yata tumitira ng mga prutas dito. Ayaw ni Ray. Eh, kesa mabulok dyan, di sisibakin ko na. Alam mo, Tay, siya lang po ang umuubos ng mga prutas na dala mo. Anak, talaga malalaki ang daga rito sa ospital. Pasensya ka na. Paglabas ko, Tay, pwede na tayong mamasyal kagaya ng dati. Aba, oo. Pag malakas-lakas ka na, kahit saan mo gusto pumunta, pupunta natin. Daniel, may bisita tayo. Oh, ma'am. Pababa na sana ako. Pumunik pa kayo. Hindi ko kasi alam na may bibisitahin kang may sakit. I'm sorry, ah. Okay lang, ma'am. Anak ko, si Rhea. Anong sakit niya? Leukemia. Leukemia? Kailan pa? Magdadalawang taon na, ma'am. Kamusta na ho kayo, Ma'am Berto? Eto ho. Maliit pa rin. Tay, may ibubulong ako sa'yo. Sandali, ma'am. Ha? Sabihin mo, maganda siya. Ikaw na magsabi. Ikaw na. Maganda ka raw, ma'am, sabi ni Rhea. Alam mo, paglaki mo, mas gaganda ka pa sa akin. Buti na lang at nasa'yo si Ma'am Berto. Oo, ma'am. Siya nagpakilala sa akin sa papa mo. Wala na magretiro si Chuberto. Ako na pumalit sa kanya sa pagmamaneho kay Don Gonzalo. Bakit wala ang asawa mo sa tabi ni Rhea? Patay naman ang asawa ko. Isang taon pala si Rhea, namatay na ang misis ko. Mula noon ako na parang nanay at tatay ng anak ko. Medyo may kabigatan pala yung responsibilidad na dinadala mo ngayon. Lalo na't ganyang may sakit palang anak mo. Wala tayong magagawa, ma'am. Kailangan kayanin ko yung responsibilidad na yun. Paano? Hatid ko na kayo, ma'am. Bago tayo magkaiyakan. Tara. Talaga bang sigurado ka na ayaw mong pasamahan kita kay Daniel sa Cebu? Ha? Huwag na, Dad. Mas kakailanganin niyo si Daniel dito. At kung sa bagay, nandun naman yung mga katiwala niyo, di ho ba? Tandaan mo. Kung ano man ang mangyayari sa plantation, itawag mo sa akin kaagad. At huwag kang magtatagal doon. 2 weeks lang, Dad. Sasamantalahin ko na yung paglalagay ko ron. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakadaan sa asyende. Sige, ikaw ang bahala. Mauna na ho ako, baka mahuli ako sa flight. Ingat. Love you, Dad.
Bigyan mo ng leksyon ng dalawang yan. Yung hindi nila makakalimutan. Ayos na ba? Ayos na, boss. Nandun na sa pinag-usapan natin. Ito, balansi ko. Okay. Isbat ka na. Sige. Kapkapan mo. Iwan mo na yan. Putok mo! Sige, ha? Putok mo! Dito, ha? Sasabihin mo ba sa amin kung saan mo itinago ang baril mo o hindi? Sumagot ka! Nasaan ang baril mo? Nasaan? Nasaan? Lumabas na kayo. Ako na bahala sa kanya. Kahit anong gawin mo, wala kang mapipiga sa akin. Hanggang ngayon, bakal pa rin yung ulo mo. Anong kailangan mo? Mas mahalaga pa sa'yo si Don Gonzalo kaysa sarili mong anak na walang inaasahan kundi ikaw. Alipin ang tingin sa'yo ng Don Gonzalo. Utusan. Na pwedeng itapong kahit na nung oras pag hindi na pakikinabangan. Huwag mo nang hintayin pang dumating sa iyon. May sakit ang anak ko. Kailangan ko ang pera ni Don Gonzalo. Bayad ka na. Nagawa mo ng lahat ang maruming trabaho ni Don Gonzalo. Hindi ka likas na masama, Daniel. Alam kong matagal mo nang inihintay ang pagkakataong ito para magbago. Ito na yon. Palalampasin mo pa ba yan? Alang-alang man lang sa anak mo, kay Rhea. Inayos ko ng papeles niya, Don Gonzalo. Puro allegations lang na si Daniel ang tansihin ko. Kung ganun, pwede ka na umalis. Hintay mo na lamang ang check-in sa pusina mo. Thank you. And thank you. Sumabit ako, Don Gonzalo. Huwag mo intindihin yun. Meron ba silang nakuhang impormasyon sa'yo? Kahit na anong gawin nila sa akin, wala silang mapipiga.
Naniniwala ako sa salta mo. Pero huwag mo lalahanin yun. Maayos natin lahat. Hindi tayo nakakasiguro. Baka hindi lang kanta ginawa yan. Baka nag-concert pa yan sa lahat ng presinto. Wala akong dapat patunayan sa'yo, Olivares. Huwag mo akong tulad sa'yo. Dahil ang utak mo nasa talampakan. Kaswerte ka hindi ko nabasyo ng mga pulis. Dalang alam ko, kapag natutukan ka ng baril, uurong yung tatay mo. Baka gusto mo magkasubukan tayo, ha? Hindi ubra sa akin yung purda damo, Olivares. Kahit ngayon, pwede kitang tapusin. Libre lang. Hindi ko sisingili si Don Gonzalo. Tumigil na kayong dalawa. Gamitin nyo na lamang inyong tapang sa kalaban. Matutuwa pa ako. Mag-aabot pa rin tayo, Daniel. At sisiguruhin ko sa'yo. Lalamang ako. Sigurado ka bang pang ginagamit mo? Hindi... Dada ka ng dada eh. Napalitan nyo na ba ng plakan itong dalawang to? Oo, napalitan ko na ho pareho, sir. Okay, good. Labas na yan. Oo, sir. Bilin! Tara! Diyo! Palil ko! Pasok! Sir, huwag po! Sir, huwag po! Huwag, sir! Mababawasan na rin ang mga pesting karnaper na katulad ninyo na nagpapahirap sa mga tao! Sir, maawa na po kayo, sir! Ano ba itong pinagkagagawa mo? Basahin mo yan! Sunod-sunod na binasa din ang media. Sabi nila, wala! Wala pa tayong nahuhuling taong buhay! Sir, fully documented ang lahat ng ginagawa naming raids. Kumpleto ako ng report. Lahat ng mga napapatay ang mga pusakal na kriminal. Verified lahat yan, sir. Kahit na kriminal ang mga yan, may karapatan pa rin sila ipagtanggol ang kanila sarili sa harapan ng husgado. Sir, hindi namin maiisip yan. Lalo na kung mga mabibigat na kalibre ng armas ang ginagamit laban sa amin. Ay, Garces, hindi obra sa akin yung pagkatigre mo, ha? Wala sa akin yung mga on-the-spot promotion. Magmula ngayon, lahat ng plan of action mo, kailangan i-clear mo muna dito sa aking office. You understand? Hindi sapat ang ginawa mo sa monte. Kinakalawang ka na yata. Nag-iingat lang ako, Don Gonzalo. Oras na makalata ang sinuman sa mga taon ko, mahirapan tayo lalo. Huwag mo kalilimutan ako naglagay sa'yo sa pwesto. Trinabaho ko yan. Kaya inaasahan kong tutumbasan mo. Kumikilis naman ako, Don Gonzalo, Mula ngayon, dadaan muna sa opisina ko lahat ng planong aksyon ng mga tauhan ko. Dapat! Dahil pag naulit pa uli ang ginawa ng mga pulis mo sa negosyo ko, sa lublubo ng kalabaw ka pupulutin ang asawa mo. At ng iyong number two. Amo, SOP yung number two sa kanila. I like the property, Miss Pineda. Pero tell me, yung bang manner of payment na 3 years, pwede ba natin gawing 5 years na lang yon? Wala pong problema yun, Miss Bergado. Of course, magkakaroon ng adjustments sa manner of payment. Bueno, ipahanda mo na yung mga necessary papers. Tapos na rin ang usapan natin. I'll have them prepared as soon as possible, Miss Bergado. Good day. Thank you. Well, Danielle, tapos na ang business, so it's time for me to go take a break.